everyone. I am Sharmila Parmanand. I'm a PhD student in gender studies at the University of Cambridge. With me is Borislav Gerasimov from the Global Alliance Against Trafficking in Women. And together, we have been working on a series of video podcasts that evaluate the implication of anti-trafficking laws and practices 20 years after the enactment of the UN Palermo Protocol. And for this episode, we have with us members of Voice for Sexual Rights, a sex worker-led organization from the Philippines. So Diane and Jackie, thank you very much for joining us here. When I was doing my PhD research on the effect of anti-trafficking laws on sex workers in the Philippines, Diane and Jackie were also among my collaborators. So we've known each other for half a decade now, and I'm really glad that they are here. So Bobby, would you like to start? Yes, thank you, Sharmila, for the introduction. And thank you, Jackie and Diane, for agreeing to speak with us. So can you first tell us more about your work, the work of your organization? We have about 26 in the group at this time. And we are composed of women, transgenders, male. The eldest is 61 and the youngest is 19 years old. So we formally created this group just last year, 2019, a year of September. We are previously, and until now, we are still members of the Voice for Sexual Rights. And if we given a chance to do this work, we still do it. Ngayon kasi yung nagkaroon ng malawakang ano, pansamantalang magli-lead dun sa aming grupo kasi nga, bago lang din kami. Yung pagsisex work naman namin, hindi naman sapilitan kami na rin ang nagpusa. Kami na rin nagpusa kung ano yung ginagawa namin. Kami yung sigurong kauna-unahan na magtatayo o magtatatag ng isang organization na katulad dito. Kasi walang naglalakas loob na magsalita para sa mga kababayan na sex worker. Kasi hindi naman hadlang kung ano yung status ng buhay. Eh. Kasi nga, kami, hindi naman kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Pero napunta kami sa gantong sitwasyon at ito yung kinabubuhay ng aming pamilya. Thank you, Jackie and Diane. Can you tell us if sex workers in the Philippines are ever involved in discussions around traffic laws and policies on trafficking? No. If they are invited to contribute to these laws and policies? No. Nabuo yung batas na yan na hindi ni isa walang nagsabi sa amin. Hindi man na kami na-invite kung ano yung talagang gusto namin. Tsaka maraming ang sa mga kasamahan o hindi namin kasama o mga sex worker na walang lakas loob na magsalita kung ano yung talagang gusto nilang o ipinaglalaban nila. Parang as first time dito sa grupo na to, maglalakas loob pa kami pero hindi pa namin alam kung paano i-gagawin yung sitwasyon na yun. Pero willing naman kaming ano, magsalita kung ano yung talagang gusto na. Kasi kami naman talaga yung makakasagot din dun sa kung ano yung gusto namin. Kasi kami yung nakaranasan namin yung pwedeng ilagay dun sa mga batas na yun. And you know, here in the Philippines, When you hear the word sex work, it's very taboo here in the Philippines. They are not comfortable to, you know, to speak out about being sex workers, being in this kind of job. So I'm not saying that all of us, but some of the girls who's doing this kind of job, they are not comfortable. Yes. Saying this, it's because, you know, they have a fear
when it comes to this, they will be discriminate, not other people, but also in their family. That's the reason why the other is not easy for them to speak up. And based on our experience here, although we have a lot of trainings here, we have a lot of learnings here about this kind of job, still there are still few that was not comfortable saying this in a crowd. So kahit yung mga taong involved dito is meron silang nagsa-self-stigmatize sila sa sarili nila. So yun yung dahilan ng iba. Kaya sa ngayon, sa binubuo namin grupo, as much as possible, ay ginagawa namin ay tinuturuan namin sila na maging empowered. Kasi katulad nga ng lagi namin sinasabi, wala namang pumilit sa amin, ginusto namin itong klaseng trabaho na ganito. Tama. So, tinuturuan namin sila or pinapaintindi namin sa kanila na ginusto ba nila itong klaseng trabaho na to, which is sabi naman nila halos lahat naman kami na sa grupo, ayun ang sinasagot na oo, ginusto namin to at walang pumilit sa amin. And then, pinaliwanag din namin na yung prostitution ay different from sex work and human trafficking. Kasi magkakaiba naman yung nagiging kaso namin. So dito naman sa nangyayaring law na to, sa natatandaan ko, parang wala pa silang naimbitahan na mismong sex worker yung humarap sa Kongreso or sa Senado para magsalita bilang representative ng grupo, bilang representative ng mga taong gumagawa ng gatong klase ng trabaho. Kasi nga, yung tinatawag natin dito is criminal kasi yung pagtingin nila sa ganitong klaseng trabaho. Kaya siguro takot din yung iba na lumantad or walang lakas ng loob kasi nga yun yung kinakatakot nila na baka pag nagsalita sila pagkatapos ng session is baka hulihin sila dahil sa ginawa nila. Ganun. So alam naman natin dito sa Pilipinas, unlike sa ibang bansa, is iba talagang klase yung law dito, iba klase yung batas dito. So nagkakaroon talaga ng takot yung mga kababaihan or ibang members namin dito. So yun yung parang pinag-aaralan namin sa ngayon, pinagtutuunan namin ng pansin sa ngayon na hanggat maaari, kung itutuloy namin to, ipursun namin tong grupo na to, kailangan na may mga kasamahan kami na talagang handang lumantad o magsalita sa telebisyon or kahit sa mga maramihang pagpupulong or sa malakihang events na kailangan sabihin namin kung ano yung nararapat. Kasi kami lang naman yung nakakaalam kung ano yung nagiging experience namin. At yung iba naman kasi, nagsasalita sila in behalf sa amin na hindi naman talaga nila alam kung ano yung totoong naging karanasan namin at naging experience namin while doing this kind of job. Pero, matulad nga nang nabanggit namin, sila yung nagmamaniobra sa mga buhay namin, which is dapat kami yung supposed to be na nagsasalita para sa naging karanasan namin bilang ang mga sex work. Thank you, Jackie Dayan. When we talk about trafficking, people don't usually understand that stigma contributes to exploitation and trafficking when the women are afraid to tell their families or communities about the work that they do, as you said about being a sex worker, because they are deeply ashamed, they are stigmatized, or if someone is abusing them or forcing them to do sex work, they are afraid to go to the police. As you also mentioned, that they are criminalized. I was glad to hear that your organization is encouraging sex workers to be more accepting of their experiences and of themselves and their work, and to speak up, and also the work that you would like to do with the media. Coming back to the anti-trafficking policies, can you share what you know about anti-trafficking policies in the Philippines and how you have, or you and other sex workers, experienced them, and whether these anti-trafficking policies and practices have been helpful for sex workers or harmful?
based dito sa mga ano, sa yung pinag-aaralan na namin, may mga anti-trafficking law naman dito sa bansa. Kaya lang, siguro hindi ganun kalakas yung pangil. Hindi ganun katibay yung pangil ng anti-trafficking yung ito, lalo na sa mga katulad namin. Kasi nga, lagi nilang kinocorrelate yung pagka nag-work ka sa ganitong klase, sex work ay na anti-trafficker, prostituted ka, pero hindi naman. So parang hindi naman nag-exist yung law dito na anti-trafficking dito sa ating bansa, so, dito sa bansa ng Pinas. Base lang doon sa mga naalala ko ng mga nakaraan hanggang sa ngayon, parang hindi ganoon katibay yung law na to. May mga base din sa mga nakaranasan ng mga iba naming miyembro, iba naming kakilala na iniimpose pa rin talaga nila na kami daw ay prostituted, pero hindi naman. So, yun pa rin yung pinaglalaban namin. Actually, na-invite na naman kami sa mga iba't ibang forum, particularly ako, na-invite na ako sa mga students. So, yun talaga, na yun ang kadalasan na sinasabi nila na criminal nga daw yung ganitong klaseng trabaho. At the same time, sinasabi nila talagang dinidikit nila sa amin yung salitang prostituted at the same time yung natatraffic lang daw kami, which is hindi naman talaga. So, tinatry pa rin namin na ipaintindi sa kanila na talaga na magkaiba talaga yung definition nun. Unlike dun sa na inattendan namin na training, merong isang grupo dun na siguro sa kanya, yung naging karanasan niya is na anti-trafficking talaga yung naranasan niya. Pero, imbis na minsan kasi kahit pareho kayo na nature ng trabaho, nagkakaroon pa rin kayo ng ano eh, sa bandang huli, nagkakaroon pa rin kayo ng salpukan, yung magkaiba yung opinion nyo sa isa't isa. So sinasabi nila na ini-impose nila sa amin na wag na daw namin ituloy to kasi nga ganun din daw yung naranasan nila at sinave lang daw sila, which is hindi naman talaga nakakatuloy yung sinasabi nilang livelihood program. Kasi at the end of the day, yung mga sinisave nila kunwari is bibigyan nila ng pangkabuhayan, pero at the end of the day, babalik pa rin sila sa pagiging sex work. Kasi nga, hindi nila alam yung totoo at tunay na nararamdaman at nararanasan ng mga taong involved dito. So hindi sapat yung kinikita para matustusan yung pangangailangan ng pamilya at the same time, lalo na kung single mom ka katulad namin, na hindi sapat na matustusan yung pangangailangan ng mga anak namin. So, hindi pa rin ganun ka ganda yung batas na tinatayo nila dito sa Pinas. Kasi hindi naman kami natutulungan talaga in reality, hindi naman talaga nakakatulong to sa amin bilang mga nasa ganitong klase ng trabaho. Bilang isa rin sa may karanasan tungkol niyan sa anti-trafficking, na sinasabi nga nila na kailangan daw kaming i-rescue o kunin sa gantong trabaho. Sabi nga, di ba, hindi nila malalaman kung ano yung na-feel namin. Kasi nga, ang tingin nila, kailangan kaming i-kunin. Kasi ako, naranasan ko rin yan sa isang lugar dito sa NCR na kung saan nakuha ako ng isang samahan. As foreigner din yung nag-conduct. Binigyan ako ng livelihood pero bandang huli, sabi nga, kulang eh. Ako single pa ako noon, wala pa akong anak noong time na yun, pero bumalik ako uli dito kasi nga yung kabuhayan ko noon as kahit nag-iisa lang ako noon ay kulang na kulang sa pansarili ko. Lalo na nung time na nagkaroon ako ng anak, mas lumaki yung problema ko at kung paano ko siya mapapalaki. Kung livelihood yung livelihood ang ibibigay sa amin. Kaya ang ginawa ko nung time na yun ay bumalik ako dito at yun yung kahit magkasama kami as gantong job pa rin yung ginawa ko para mapalaki ko ng
ng mapalaki ko yung anak ko kahit nag-iisa ako o single mother ako. At the same time, marami din sa amin sa gantong trabaho ay pinagtapos nila din yung kanilang mga kamag-anak o mga pamangkin. Dun sa ano na yun, hindi lang naman kasi kahit yung mga may titulado na eh, mga titulado ng mga tao, pero pag nagipit sila, sa ganito rin trabaho sila, o sa pagsisex work din sila, bumabalik kasi dun, yun yung ano eh, yun yung talagang nasimula nila at madaling ano, kaya sabi nga ni Diana, kulang yung binibigay nila para sa tulad namin na sex worker. Yun lang. Okay, thank you, Jackie and Diana and Sharmila. It's this is so, you know, common. What you said is what we hear from basically all countries, and it's depressing that the same thing is happening everywhere in the world. What I was wondering is, do you think, you know, there would be a good way to do anti-trafficking work in the Philippines, you know, to really help people who don't want to be in sex work or are forced into sex work or other work, including, you know, domestic work abroad and so on. So I don't know, one way to ask the question is, how can anti-trafficking work in the Philippines improve? Another way is, how can it be better than for sex workers and non-sex workers? Ang base kasi sa mga naririnig kong mga kwento ng mga iba naming kasamahan, and then sa iba rin na nasa ganitong klaseng trabaho na hindi pa sila totally nasa grupo namin, base sa mga ano, kasi yung pag sinabi kasi nasa trafficking, kayo talaga yung pumapasok sa isip nila is nire-rescue. Pero kasi nga, lagi pa rin namin ini-impose na iba yung sa amin sa trafficking. Kaya kahit mismo kami na pare-pareho lang naman ng klase ng trabaho, sinasabi na pare-pareho lang naman tayo ng klase ng trabaho, bakit kailangan doon na maghiwa-hiwalay? Ang amin, ang ano naman namin, ang sinasabi naman namin, ang katwiran naman namin doon is kasi magkakaiba tayo ng pinaglalaban. Actually, hindi to mismo sa grupo namin. Nag-base lang ako dun sa inatenan namin na isang training na may isang grupo din ng mga kababaihan, which is yung Gabay. Gabay ang pangalan ng grupo nila, na naka-base sila sa Davao yata. Tapos, parang kami mismo, sinasabi nila na sila ay prostituted daw sila. Pero kami kasi, kumbaga sinasabi ko lang to kasi nga, magkakaiba tayo na naging experience. Sad to say na ganun yung nangyari sa inyo, pero hindi nangangahulugan na kung ganun yung nangyari sa inyo, isiyakapin na rin namin na ganun na rin yung mangyayari sa amin. Kasi, kumbaga, case to case naman yan, iba yung nangyari sa inyo, iba yung nangyari sa grupo namin. So, hindi pwedeng talagang yakapin namin yung sinasabi nyo na dapat hindi na namin ipagpatuloy. Kasi ini-insist pa rin nila na wag na daw namin ipagpatuloy itong gantong klaseng pagtatrabaho. Paano naman daw kapag dumating yung araw na sabihin daw ng mga anak namin na ayaw na namin mag-aral, mas gusto namin yung gantong klaseng trabaho, ano daw magiging sagot namin? Well, ang naging sagot ko naman doon sa pag-uusap namin na yun, sa naging workshop namin na yun, ay sabi ko, papaya, in isa ngayon, sa kasalukuyang batas, kung yun sasabihin ng anak ko, hindi ko talaga siya papayagan. Pero kung maging maganda yung batas dito sa Pinas at alam namin na mapaprotektahan, siguro papayagan ko yung anak ko. Basta maging maayos na yung batas dito. So siguro papayagan ko yung anak ko na alam ko mapaprotektahan siya bilang sex work or bilang nagtatrabaho sa gatong klaseng trabaho. Pero lagi pa rin nilang hanggang sa natapos na lang yung session namin, last day na lang ng training, talagang ini-insist pa rin nila sa amin na wag na namin ituloy itong gantong klaseng trabaho at ganitong klaseng advocacy. Kasi daw, hindi daw
hindi daw maganda sa paningin. Ito yung mga feministang grupo eh. Pero still, nag-ano pa rin kami, nag-stand pa rin kami doon sa salita namin na itutuloy namin to kasi alam namin kung ano yung kailangan namin ipaglaban at ano ang kailangan namin iparating sa Kongreso at the same time sa Senado. Kung ano yung mga naranasan namin at ano kung ano pa yung mga pangangailangan namin para maprotektahan kami, hindi lang yung grupo namin, at the same time, maging yung mga ibang kababaihan na sa ganitong klaseng hanap buhay. So, yun lang. Siguro pagka naging maganda na yung tema o sistema ng batas na to, siguro marami ng mga babae na makikisasama or sasali sa grupo namin kapag naging maayos na yung batas dito sa Pilipinas. Pero sad to say, yun talaga yung reality ngayon dito sa atin. Mahirap maipag... Alam mo, mahirap maipag-diskusyon pagdating sa ganito kasi nga hanggang noon, hanggang sa ngayon is ganun pa rin yung pagtingin nila sa mga babaeng na sa ganitong klaseng trabaho. Okay. Kaya is siguro isa rin kung bakit nag-decide kami na gumawa ng sarili naming grupo kasi yung unang hindi rin sila aware o hindi rin nila matanggap na ganun yung magiging takot din sila. Takot din sila kung bakit kung paano baka malaman din ng pamilya nila. Siyempre, yun yung isa rin sa mga kinakatakot nila at malaman din ng lipunan. Yun nga sinasabi ni Diane kanina na discrimination na tinatawag. Kaya ang ginawa din namin personally nagbuo kami ng sarili namin grupo na doon. Sasabihin namin talaga kung ano yung gusto namin sabihin at malaman ng mga tao na eto kami kahit ganito yung trabaho namin, nakatindi kami at hindi dapat kamuyan ng iba kasi lalo dito sa Maynila, iba yung pananaw nila pag nakakarinig sila ng sex worker kasi iba yung nagiging term o kahit nasasaktan na yung tao ay ibang tao pa rin ang inuhuli kinakampihan nila. Pero kami ay hinuhuli nila at kung ano pa yung parusa na dapat iatang sa amin, eh yun ang ginagawa nila dito sa Maynila. Kaya marami din sa amin ng takot na lalo na sa mga kapulisan na yun yung isang parang ginagawa nilang panakot nila sa amin pag hindi ka magka na magreklamo kasi trabaho mo naman yun. Yun yung mga term na hindi na dapat sabihin sa amin bilang babae o bilang nagtatrabaho sa ganitong gawain. Siguro para sa amin, sa aming grupo, mas pinapabura namin na ipaglaban namin yung aming mga karapatang pantao. At the same time, yung komunidad, dapat bigyan namin ng maayos na pag-iintindi yung pananaw nila, pagtibayon yung mga kaalaman nila para maintindihan naman nila kung ano yung mga pinaglalaban namin. Kasi minsan nakukot kami na mga yung naninira daw kami ng pamilya, ganun yung mga usually mga naririnig namin. And then, gusto rin namin matugunan yung stigma, discrimination at karahasan na nararanasan namin bilang mga nasa ganitong klaseng trabaho. At gusto rin namin makasiguro na makamit namin yung programa at serbisyo para sa amin. At hindi lang para sa amin, kundi pati sa mga kalusugan din namin, para sa kabutihan din namin bilang mga sex workers. And gusto rin namin itaguyod yung sex work na bilang isang klaseng trabaho o hindi isang criminal na trabaho or
dapat na ikahiyang trabaho. Gusto namin itaguyod doon na makilala kami na itong klaseng trabaho, katulad din ng mga normal na trabaho. At kaya rin naman namin mag, kung nasa ganitong klaseng trabaho ka na namin, kami, ay kaya rin naman namin gawin kung ano ginagawa ng mga ibang trabaho katulad ng pagbabayad ng mga benepisyo sa gobyerno, katulad ng mga pagbabayad ng tax. Kaya rin naman namin gawin yun. Kung yun ang kinakailangan na ipapagawa nila sa amin, kaya naman namin sumunod. Basta maipapangako lang nila sa amin na may kasiguruduhan kami na makamit namin yung kailangan namin serbisyo na kailangan namin sa kanila at hindi na kami makaranas ng anumang klaseng ang karahasan or mga nararanasan na iba naming sex workers noon na hindi na namin maranasan yung magkaroon ng discrimination, magkaroon ng karahasan at nararanasan ng mga sex workers sa komunidad. So kung siguro kung maging maganda rin yung pangil ng batas dito sa Pilipinas, siguro magiging mas magkakaisa at kung iiwasan din yung mga ganong negatibong pagtingin laban sa amin. So yun lang. Karagdagan lang din sa sinabi ni Dayan, kung mabibigyan lang din kami ng sapat na libreng servisyo lalo na sa aming kalusugan, ay yun ang isa sa gusto rin namin, lalo na kung ang pag-uusapan ay yung mga establishment, street bukod sa establishment. Kasi yung street na medyo talagang hindi nakakakuha ng mga services sa kanilang kalusugan. Kasi unang-una nga yun, sabi nga ni Dayan, yung discrimination na once na pumasok ka sa isang private o clinic o whatever na lugar na sa kanilang kalusugan, ang unang-una nilang kinakatakot yung discrimination na baka kung ano sabihin sa kanila once na pag nalaman nila kung ano yung naging trabaho. Yun yung isa yung mas importante sa amin, lalo na kung ang pagbabasehan nga ay sa street. Kasi yung mga taga, nasa kalsada, yung talaga mas naaapektuhan sa discrimination. Natatakot sila, lalo na kung may sakit o kung ano man yung nararamdaman nila sa kanilang sarili. At yung one thing din, yung matanggap din sila ng kanilang mga family na once na magkaroon o malaman nila na galing sa pag-sex work yung kinabubuhay ng o kinakain ng kanilang pamilya. Kasi marami din dito sa amin na hindi rin alam kung ano yung trabaho nila dito sa Maynila. Kung lalo na kung ang mga nakakasama namin ay nasa probinsya yung kanilang mga kamag-anak. Kaya yun yung isa sa mga kinakatakot din nila pag nalaman ng kamag-anak. Kaya yun lang ang isa sa gusto namin parating din na matanggap kami ng lipunan kung saan man yung taong mga nakapaligid sa amin ay sana matanggap din kami at makakuha ng mga libreng services na tutugon sa aming mga kalusugan. Salamat. Okay, thank you, Jackie and Diane and Sharmila. I think this is a good place to end with the things you described as what needs to be done. Can I ask Jackie and Diane if there are other things you want to add? Siguro for me, kailangan lang naman namin is yung tanggapin nila kami bilang nasa ganitong klaseng uri ng hanap buhay at this
same time, irespeto nila kung ano yung kinabubuhay namin at the same time sa pamilya namin. Dahil hindi naman kami humihingi ng tulong sa kanila. So yun lang naman sa amin. Imbis na i-discriminate nila kami or i-lockdown nila kami, mas maganda siguro na ang magandang term dun is intindihin nila kung bakit napunta kami sa ganitong klaseng trabaho. So lahat naman ng mga nangyayari ay may mga dahilan. So may mga kanya-kanya rin kami dahilan kung bakit napunta kami sa ganitong klaseng trabaho. Yun lang naman, respeto, pagtanggap, at sana yakapin din kami bilang nasa ganitong klaseng pagtatrabaho. Thank you. Thank you. Jackie? Nagtatrabaho sa gatong gawain. Maunawaan, na hindi naman kagustuhan naman namin kung bakit kami, nangyari sa amin to. Hindi yung wag lang kaming husgahan. Mahalin kami at hindi kami dapat i-discriminate o husgahan ng mga tao. Kasi hindi naman nila ganong alam kung ano talaga yung dapat kung ano yung gusto namin. Kaya dapat lang kami, sabi nga ni Diane, na yung respeto yung isa sa mga hinihingi namin. At yung maunawaan nila kung bakit kami nasadlak sa gantong gawain. Maraming salamat.